Yo mga guy, welcome sa Biyahe ni Boo. Today may titignan tayong gamit na pang bass guitar. Ito, yung Mvave Tank B. Kay Ate Kato, sa ate ko. Shout out kay Laroco. Salamat sa pagpapahiram ng Tank B. And kay Trenzo Unabia sa pagpapahiram ng bass guitar. Kanyang SX 5 string jazz bass. Para magawa natin tong video na to. Ayun, gaya nung review natin sa Tank G. Tingin ko similar naman mapapansin natin dito pero hindi naman siya in-depth review. Marami na dyan online na magagandang demos and review na itong gamit na to. Pero ayun, papakita ko lang yung mga nagustuhan ko and hindi ko nagustuhan sa kanya. Bago tayo magsimula, pagpasensyahan nyo na baka may mga marinig kayong noises sa paligid dahil wala pa tayong quiet room. And also, hindi naman ako bahista, ako ay gitarista. So, pagpasensyahan nyo na rin. Nagbe-bass lang ako paminsan-minsan pag naggagawa ako ng mga kanta. Simulan na natin. Ayan, bale naka-on na siya. Unang, pag in-on mo siya, naglo-load siya. I think around mga 3 to 5 seconds lang yung loading. Basta mabilis lang. Tapos, ayan, naka-preset mode siya sa unang bukas mo. So, punta ako agad sa stamp box mode or manual mode by pressing the two stamps in the middle, mga guys, magkasabay. Tapos ayan, pakita lang muna natin sa inyo. Itong nagbiblink na mga red na to, ito yung controls mo sa yung amp models, di ba? So ayun, meron siyang 9 yata, bilang natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tama, 9 amp models. Hindi na natin isa-isahin para di humaba yung videos. Pero ito yung tunog niya. Eh magkakalayo naman yung tone niya, 'di ba? Pero ako kanina pinaka nagustuhan ko yung pang-apat. Ayan, medyo i-flat lang natin ng konti. Tapos meron din siyang IR, ilan ba yung IR niya? Naka-off siya sa una, itong pag ganyan, pag wala siyang ilaw naka-off. Bale, 1 2 3 4 5 6 7 8. Bale, meron kang 8 IR slots, pwede kang maglagay ng sarili mo. Pero meron na siyang stock IRs. Ako pinaka nagustuhan ko kanina yung pangalawang IR. Ayan, by preference lang yung mga guys. Hindi ko alam kung anong amp model to. At hindi ko alam kung anong klaseng IR to. So ayun. Hindi kasi ako masyadong maalam talaga sa bass. Mas alam ko yung mga models ng mga panggitara. Pero sa aking tenga, yan ang nagustuhan kong tunog. Ayun. Bale, na-on na natin yung amp and IR. Yan ang una kong nagustuhan sa kanya. Kasi sa panahon ngayon, kailangan talaga natin ng amp modeler, di ba? Kasi maraming, kagaya ko church musician. Daming churches ngayon talagang direct setup. And also sa mga gig, direct setup na rin karamihan. Okay naman yung mga amp models niya, maganda naman. Para sa price, napakamura nito, 2.6 lang ata itong Tank B, 'di ba? Dati sa ganyang presyo yung mga panahon namin, wala talagang ganyang kamurang amp modeler na maganda. Yung ganyan tone, pwede ka na mag-recording or mag yun nga, direct setup, 'di ba? And pwede rin namang ilagay sa return to or sa power amp in ng mga bass amp. Ayun, pangalawa, nagustuhan ko, meron siyang ayun o, kung nakikita nyo, yun, nasa gilid. May XLR out. Ayan. So, tayo ngayon, naka-headphones ako ngayon dito. Ayan. May output pa siya dito para sa PL. Pwede rin siya sa power amp in or sa return ng isang bass guitar amp, di ba? So, pwede kang mag-out dito. Tapos, yung XLR mo, itong, ayan o, XLR output, pwedeng diretso sa mixer or sa DI. Para sa direct sound mo sa house. Sa live setup. So, magandang feature yan na may XLR out siya. Yun ang pangalawa kong nagustuhan sa kanya. Next naman na nagustuhan ko ay yung isa na siyang audio interface. So, ayan, kung naririnig nyo, malamang naririnig nyo naman.
Yung recording sound na yan ay via USB cable. Isa na siyang audio interface, so hindi mo na kailangan ng hiwalay na audio interface kung hindi ka naman gagamit ng microphone sa pag-record ng bass. So pwedeng ito na lang, diretso na siya sa USB. So ayun, para ulit sa 2.6 na price, di ba? Grabbing feature na naman yun. Na kaya niyang i-provide, di ba? Tapos ayun, next, yung compressor na to. Ito, on natin siya. Kasi isa sa pinakamahalaga yung compressor para sa mga bahista, di ba? Off muna pala natin. Ito yung tone niya. Pag in-on mo to, kung mapapansin nyo, transparent yung compressor niya. Wala namang nagbabago dun sa tone, di ba? Kasi yun naman talaga yung compressor. Dapat, ako para sa akin yun, dapat transparent siya. Hindi siya nag, hindi dapat nag-iiba yung tone pag nag-on ka ng compressor. Ang ano naman yan, ang purpose ay para ma-limit or ma-compress yung signal nung gitara mo or nung bass mo, di ba? So ayun, isa sa nagustuhan ko yung compressor niya, maganda. Again, para sa price, di ba? May amp ka na, may XLR out ka na, may compressor ka na. Tapos may noise gate pa nga pala. Pero ako, mas preferred ko yung naka-off ang noise gate dahil nakaka-off to ng sustain eh. Pag masyadong mataas yung noise gate. Ayan o. Di ba? Parang na naiipit yung tunog. So ayun, kung wala ka namang distortion sa setup mo, ano, I guess hindi mo naman kailangan i-on tong noise gate. Pero ayun, next na nagustuhan ko siguro ay yung modulation niya, yung chorus, ang ganda nung ito, try natin yung chorus. Ayan, again, para sa price, may modulation, ano ka na? May modulation effect ka na sa bass. So kung medyo experimental yung gagawin mong tunog, di ba? Very useful yan. May phaser din siya. Ayan yung phaser niya. Though yung isa niya, ito yung octaver, hindi ko masyadong nagustuhan dahil hindi masyadong sakto yung tracking. Tama. Ayun o, delayed yung ano eh, delayed yung tunog na nabibigay niya and hindi pa masyadong naka-fine tune. Pero ayun, ulitin ko, para sa price, pwede na. Ayun, next na nagustuhan ko ay yung ease of use niya. Ayan, nakita nyo naman, ang bilis na ang natin pipipihit na nag-o-on ng mga ng mga features niya dyan. Tapos, additional pa, ay meron siyang, ito, pakita ko sa inyo, yung PC software na very responsive naman, mga guy. Ayan, ito yung naging setting niya sa pagpipihit natin kanina. Ayan. Pag napansin nyo, ang bilis naman yan mag-respond, di ba? Hindi naman siya delayed. Meron kasi akong naging gamit na yung hot tone. Delayed yung PC software eh. So, daig pa siya ng MVAV eh, di ba? Tsaka madali naman intindihin. And dagdag yan sa, dagdag tulong yan para maging madali yung pag-edit natin ng mga preset natin or ng tone natin. So ayun, again, para sa price na 2.6, meron ka ng PC software, di ba? Ibang klase yun para sa ganong presyo. So ayun, siguro yun lang lahat yung nagustuhan ko, yun lang yung mababanggit ko sa inyo ngayon. Pero
Actually, hindi lang naman yun, madami pa, pero yun yung talagang na-emphasize sa akin na mga pros nung Tank B. Punta naman tayo sa hindi ko nagustuhan sa kanya. Siguro ang isa kong hindi nagustuhan sa kanya yung, ito yung space. Medyo na weirdohan ako na delay yung nilagay nila. Delay ito eh. Parang mas bagay siguro kung reverb na lang, 'di ba? Reverb pedal kahit room man lang kaysa delay. Parang masyadong bihira ata yung gumagamit na delay na bass unless ano, ambient yung tugtugan or experimental. Pero karaniwan sa ating mga tinutugtog na ano, karaniwan sa mga banda natin, 'di ba? Ano, madalang talaga yung nag-on na delay sa bass. So, ayun. I guess, mas useful lang siguro kung reverb na lang yung nilagay dyan or distortion or overdrive. So, ayun. Na-weirdohan lang ako sa kanya. Pangalawang di ko nagustuhan, kagaya din nun sa Tank G, yung, ayan. Try nating i-off tong compressor. Ayun, no, may gap siya pag nag-on and off ng effect. Okay lang sana, parang stank din. Okay lang sana kung yung sa preset, nagpapalit ka, may gap. Walang problema dun kasi para sa price niya, okay na. Pero yun nga, kung nag-on and off ka lang naman ng effect, di ba? Siyempre, habang tumutugtog ka, mawawala yung bass. Eh, very critical pa naman ang tunog ng bass. Konting may magbago sa bass, di ba? Medyo mapapansin talaga, lalo ng mga drummer, baka makagulo pa sa tugtugan nyo. So, ayun. Isa yun sa hindi ko nagustuhan sa kanya. Basically, yun lang naman. Kasi para sa price niya, masyado ko bang kukutsain yung ano, Tank B? 2.6 lang naman siya, di ba? So, ako naman, kung ako bibili nito bilang bahista, hindi naman din siguro ako mag-expect ng sobra. Pero, sigurado ako, sa ginastos mo, sulit naman itong mare-receive mo. Malaking tulong na to para sa mga bahista. Na lalo na sa mga interesado sa direct setup and interesado mag-record sa bahay or even sa studio recording, papalag na to basta tamang tweaking lang. In my opinion lang naman mga guy. Again, sabi ko nga hindi naman ako bahista. Pero ayun, ang conclusion natin, ayun, para sa akin, isa itong magandang panimula sa mga interesado build ng pedal board. Kung hindi ka pa sigurado sa mga gusto mong biling pedal tapos ayaw mong pang gumastos ng malaki, try ka muna nito. Kasi sigurado ko after ng ilang months or taon, medyo mabibiting ka na dito. Tapos doon na, medyo mas lalawak na yung isip mo sa mga pedal. Mag-e-explore ka na ng iba't ibang pedals. Tsaka ka makakabilin talaga ng mga matitripan mo. Pero yun nga, kung hindi ka pa sigurado, dito ka muna sa Tank B. Or iba pang gamit dyan, marami pang ibang pang bass guitar dyan and electric guitar. Pero isang magandang option talaga tong Tank B. Ayun, yun lang yung video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood and sa pakikinig. Like, share, subscribe na, Biyahe ni Boo. At abangan pa yung ibang videos natin dyan, vlogs, music, and about sa mga gear. Kita-kits ulit. Maraming salamat, mga guys. See you. Bye, guys.